Pa, gusto ko po sanang tumulong sa pagsasaka. Nag-aalok ng tulong si Danilo habang nagtatanim ng palay. Nakatingin naman sa palay na tinatanim niya si Gerardo. Okay na yan, Danilo. Umuwi ka na lamang at tumulong sa nanay. Madudumihan ka pa rito eh. Ako na lang bahala. Okay lang po sa akin madumihan, Tay. Akin na po. Pilit na kinuha ang pile ng palay. Inis naman ang naramdaman ni Gerardo sa pagpupumilit ni Danilo na tumulong. Tiningnan ni Gerardo si Danilo. Naghihintay na magkamali ito. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Nako, hindi ka naman marunong dito eh. Mamaya ay masira pa yung mga binhi ko. Turuan niyo lang po ako, Tay. Kakayanin ko po. Sa pag-atras ni Danilo sa maputik na taniman ay natumba ito dahil na out of balance siya. Doon siya tumama sa mismong tumpok ng binhi ng palay. Nang makita siya ni Gerardo ay kita naman ni Danilo ang pagpula ng mukha ng kanyang tatay Gerardo. Bumilis ang pagtibok ng puso ni Danilo nang makita niya ang ines na namumuo sa mukha ng kanyang tatay Gerardo. Imbes na tulungan siya ni Gerardo ay sermon pa ang kanyang inabot. Tingnan mo yung ginawa mo. Pinilit pa kasi na wala namang alam sa pagtatanim. Umuwi ka na nga at tumulong ka na lamang doon sa nanay mo nang sa ganun ay may pakinabang ka naman. Nandiliit si Danilo sa kanyang sarili nang marinig ang lahat ng pinagsasasabi ng kanyang tatay Gerardo. Agad niya namang sinisi ang kanyang sarili. Bakit ko pa kasi pinilit na tumulong? Ayan tuloy, imbes na masiyahan si tatay, mas nagalit pa siya sa akin. Mukhang hindi ko na talaga makukuha ang loob ni tatay. Mukhang wala na akong ginawang tama sa bahay. His feelings continued to deplete pero tinatry niya pa rin ang lahat para lamang makuha ang loob ng kanyang tatay Gerardo. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Danilo upang mapansin ang kanyang ama, tila walang epekto. Masasalamin sa mga mata ni Danilo ang pangungulila at pangungulila sa pagmamahal ng kanyang ama. Hanggang sa hapunan, patuloy na nararamdaman ni Danilo ang pagiging malamig ni Gerardo. Katabi niya ang kanyang mga ate na tila napapansin rin ang kanyang nararamdaman. Alam nilang pumunta si Danilo sa bukid para tulungan ang kanilang tatay Gerardo. Ngunit hindi pa naaabutan ng hapon ay nauna na itong umuwi. Tamang-tama naman na maghahapunan nang dumating si tatay Gerardo sa kanilang bahay. Agad na nagmano ang tatlo niyang anak na babae sa kanya. Si Danilo naman ay naupo lang sa kanilang bangkong kawayan at tinitignan ng kanyang mga ate na masayang sinalubong ang kanilang tatay Gerardo. Mano po, Tay? Sumunod na nagmano ang dalawa niya pang kapatid na babae. Naku, Tay, tamang-tamang dating mo. Kakain na tayo. Sabi pa ni Alicia. Ah, tamang-tama. Ako'y nagugutom na. Oh, halina kayong lahat. Kakain na tayo. Pagyaya ni Alicia sa lahat. Nahihiya si Danilo sa kanyang tatay kaya nang tinawag siya ni Gerardo para kumain. Oh, Danilo, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na't kakain na tayo. Masamang pinag-aantay ang pagkain sa hapag. Nagalak naman ang puso ni Danilo at agad na napawi ang lungkot nito at masiglang tumayo at pumunta sa kanilang hapag. Kahit sa simpleng pagtawag pa lang ng kanyang pangalan ay kakaiba ang tuwang dala nito sa kanyang puso at isipan. Tinutokso si Danilo ni Rosa. Ate, parang gusto yata ni Danilo na sumamang muli kay tatay bukas sa taniman na. Nakangiting bahagya naman si Gerardo. Saka na siguro kung hindi na magulong isip niya. Dinaan na lang ni Gerardo sa biro ang pansin kay Danilo dahil pansin niyang hindi maganda ang ngiti nito. Ngunit kahit pa anong gawin ni Gerardo ay hindi pa rin klaro sa kanya ang rason kung bakit nag-e-exist si Danilo sa kanilang buhay. Gustuhin niya mang mapalapit ang kanyang loob rito ay bumabalik sa kanyang isipan ang sakit na naidulot nito noong siya ay dumating sa kanilang buhay. Pilit ding itinatago ni Gerardo ang sekreto nila ni Alicia. Walang alam ang tatlong babaeng anak nila na hindi nila totoong kapatid si Danilo. Sa bawat pagtanggi ng kanyang ama, unti-unti ring lumalalim ang panghihinayang ni Danilo. Nais niyang ipakita na kaya niyang makipagsabayan at makatulong sa pamilya. Ngunit tila ba hindi sapat ang kanyang mga pagsisikap.
Muli namang sinubukan ni Dalilo na tulungan ang kanyang tatay Gerardo, ngunit hindi niya pinalampas ang mga pagkakataong may maitutulong siya sa kanyang ama. Minsang napagpasyahan ni Dalilo na mag-isang pumunta sa bukid. Bumangon siya ng maaga at naglakad patungo sa taniman. Umaasa na baka ngayon ay matuwa na rin sa kanyang ama sa kanyang pagtulong. Nagsisimula na sa pag-aani ng mga gulay si Danilo. Ang gaganda at saka ang tataba ng mga gulay. Maharvest na to. Para hindi na kailangan pang pumarito ni tatay. Uunahin ko na muna itong mga talong. Inumaga na nga nagdating si Gerardo sa kanyang garden. Naabutan niya doon si Danilo na namimitas ng gulay. Nakadalawang sako na si Danilo. Kahit papaano'y natuwa naman si Gerardo, kaya lang ay hindi niya ito pinapakita kay Danilo dahil patuloy pa rin siyang inaalipin ang kanyang galit sa bata. Ngunit sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi pa rin nagpapakita ng reaksyon si Gerardo. Sa bawat takbang ni Danilo, tila lumalayo pa lalo ang kanyang ama. Tay, andyan ka na pala. Tingnan mo tayo. Nakadalawang sako na ako nagtalog. Ihahatid ko na din to mamaya sa kalsada para makuha na ho ng mga bumibili sa atin. Bati ni Danilo at sabi nito sa kanyang tatay, Gerardo. Buti naman. Sige. Hindi naman nagpakita ng saya sa ginawa ni Danilo si Gerardo. Biglang nahilaw naman ang ngiti ni Danilo dahil nakita niya ang hindi na naman gaanong natuwa ang kanyang ama. Kaya para kahit papaano ay maganahan naman ang batang si Danilo, ay pahapyon na sinabi ni Gerardo kay Danilo. Magandang ginawa mo, Danilo. Nakatingin si Gerardo habang sinasabi iyon sa mga hinarvest ni Danilo. Sa kabila ng malamig na pagtrato, tila ba ay bahagyang may pag-asa na rin sa puso ni Danilo. Ang simpleng pagkilala mula sa kanyang ama ay sapat na upang muling buhayin ang kanyang loob. Ngumiti ng bahagya si Danilo. Salamat, Tay. Tanging ang atensyon lamang ni Gerardo ang hiling ni Danilo sa bawat araw. Kakarampot man ang atensyon binibigay nito sa kanya, ay ibang klase ang tuwang na idudulot nito sa kanyang pagkatao. Sa bawat araw o oras na nabibigyan siya ng atensyon ng kanyang tatay Gerardo, ay tumatatak iyon sa kanyang isipan. Hindi niya iyon makakalimutan, kahit na ang mga araw na nangyari iyon. Unforgiveness really leads to bitterness. Kahit pa magandang intensyon ng isang tao ay hindi mo ito makikita dahil nakaharang sa mga mata nito ang puot at galit. Isa pa ay nagpapahirap kay Danilo ay ang relasyon niya sa kanyang mga ate. Madalas na siyang inuutusan ng mga ito at binubuli araw-araw. Sa madalas na mga gawain sa bahay, imbes na sina Diane, Rosa at Bea ang nakatokang gumawa ng mga gawain sa kusina, ay nauuwi pa rin kay Danilo ang mga trabaho. Kahit papagod na ito sa ginagawa niya sa kanilang garden, ay pinipilit pa rin siyang pagtrabahuhin ang kanyang mga ate. Kaya para wala ng away, ay ginagawa na lamang ni Danilo ang mga trabaho kahit napagod na siya. Danilo is washing the dishes while Rosa, Diane, and Bea sits at the table chatting and laughing. Ang dami namang plato. Ay, pagod na ako. Pero sige, kaya ko to. Wala tayong choice eh. Sabi ni Danilo sa sarili. Anong sinasabi mo dyan, Danilo, ha? May sinasabi ka ba? Tara, hintayin natin si nanay umalis. Tapos si Danilo nang maghuhugas ng plato. Sabi pa ni Rosa kina Diane at Bea. Oo nga, sayang naman yung oras natin eh. Nood pa tayo ng K-drama. May lumabas na bagong series. Sige na, mag-watch party na tayo sa taas. Sabi pa ni Diane. Oo nga ate, siya na dito kasi. Kaka-manicure ko lang oh. Gel pa naman to, baka mag-chip yung mga kuko ko. Sayang naman. Natatawa silang lahat habang si Danilo ay patuloy pa rin sa paghuhugas ng mga plato. Oh, Danilo ha, kaya mo na yan dito. Huwag ka na magsusumbong. Pag ikaw nagsumbong, naku, alam mo na kung anong mangyayari. Hindi na ininda pa ni Danilo ang mga gawain sa bahay. Iniisip na lamang nito na tulungin ito sa kanyang nanay Alicia. Dahil pag hindi pa natrabaho ang mga hugasin, ay si nanay niya na naman ang maghuhugas sa mga yon. Ikinatuwa na lang din yun ni Danilo ang mga bagay na pinapagawa sa kanya ng kanyang mga ate. Dahil kapag sinusunod niya sila, ay minsan kinakausap na rin nila ito at sinasali sa kanilang mga laro.
Ang pagsalo niya sa mga chores na inuutos sa kanila ay paraan niya para mapalapit sa kanilang tatlo. Kahit pa ganun ang trato ng kanyang mga ate sa kanya, ay spoiled pa rin siya ng kanyang Nanay Alicia. Mahal na mahal ni Nanay Alicia si Danilo. Pansin yung mga kapatid niyang babae, ngunit hindi naman alam ng tatlong magkakapatid na kinakausap lagi ni Alicia ang anak niyang si Danilo na intindihin na lamang ang kanyang mga ate. Kaupo si Danilo katabi ng Nanay Alicia na nagtatahe. Anak, alam mo ba na iba-iba ang mga tao? Ang mga ate mo. Kahit na ganun sila, sila pa rin ang pamilya mo. Napapansin ko naman yung mga ginagawa nila sa'yo eh. At alam mo anak, pwede ka namang umayaw sa kanila. Hindi naman masama na hindi mo gawin ang lahat ng mga inuutos nila kasi kailangan din naman nilang matuto sa buhay. Eh kung aakuin mo ng aakuin ang mga trabaho na dapat sa kanila, abay hindi sila matututo. Magiging batugan sila. Eh ang batugan pa naman ay lalaking mahirap. Gusto mo bang maghirap ang mga ate mo? Hindi po, Nay. Kaya minsan, hindi masamang ibigay mo sa kanila yung mga trabahong inilaan ko talaga para sa kanila. Hindi masama ang maging mabait anak, pero kailangan din kasi nilang matuto sa buhay. Kaya minsan, tumanggi ka naman, ha? Opo, Nay. Eh, hinahayaan ko lang naman ho sila, Nay, kasi pag ginagawa ko po yung mga trabaho na gusto nilang akong gumawa, ay mas kinakausap rin nila ako, tsaka nakikipaglaro din sila sa akin, Nay. Anak, mahal ka ng mga ate mo. Naiintindihan ko naman yung gusto mo rin silang makaklose. Eh. Sige lang anak, kakausapin ko na lang silang muli, ha? Tumango na lang si Danilo. Kinalauna ng araw na yon, nagsasayang si Nanay Alicia habang sina Rosa, Diane at Bea naman ay tumutulong rin sa kanya. Sige kayo na mga ate, maglinis na kayo ng gulay. Danilo, punta ka na sa sala at mag-aral ka na. Sabi pa ni Alicia. Naku, si Nanay may favoritism. Sabi naman ni Diane. Wala akong paborito sa inyo. Lahat kayo paborito ko kayong lahat. Kaya lang kasi pagod na yan si Danilo. Galing pa yan sa bukid. Tumulong yan kay tatay nyo. Tapos akala nyo ba hindi ko alam yung mga pinagkakagawa nyo kay Danilo? Alam ko kung pang-aalipin na ginagawa nyo sa kanya. Naku, nagsumbong na naman. Hindi naman siya nagsumbong sa akin. Alam niyo ba mga anak, hindi maganda yung nanlalamang kayo ng kapwa. Hindi sa kinakampihan ko si Danilo ha. Kaya lang yung mga asal ninyo dito sa loob ng bahay ay pwede niyong dalhin yan paglaki ninyo. Ayoko namang ganyan yung itrato ang kapwa niyo sa susunod. Opo, Nay. Sagot naman ni Diane, Rosa at Bea. Maging mabuting halimbawa kayo kay Danilo kasi mas nakakatanda kayo, okay? Opo, Nay. Sagot agad din ni Diane, Rosa at Bea. Naiintindihan naman nilang tatlo ang kanilang Nanay Alicia. Kaya agad nilang ginawa ang inuutos ng kanilang nanay sa kanila. Agad na magbinalata ng mga gulay ng tatlong dalagita. Nanay, ako na lang po maghuhugas ng mga plato. Sabi ni Danilo. Huwag na, Danilo. Sila na maghuhugas ngayon. Mag-aral ka na lang muna doon at malapit-lapit na rin yung exam ninyo. Ngumiti naman si Danilo at bumalik na sa kanilang sara para mag-aral. Habang sila'y kumakain ay masayang nagkakwentuhan ng mga ate ni Danilo. Alam nyo, natutuwa ako sa inyong apat na magkakapatid. Sana kung wala na ako or wala na ang tatay nyo, magtulungan pa rin kayong apat, ha? Huwag na huwag kayong mag-aaway. Si nanay naman kung makapagsalita, hindi pa naman kayo mawawala ni tatay na eh. Nako, hindi natin alam ang panahon anak. Hindi naman tayo ang may hawak ng buhay natin. Tama si nanay ninyo. Pag kami nawala, walang ibang tutulong sa inyong apat kundi kayo-kayo lang din. Kaya dapat na matuto kayong magtulungan. Sabi pa ni Gerardo. Oh siya, sige. Tama na tong senti-senti natin. Sa linggo, aalis tayo. Punta tayo sa ilog. Maliligo tayo doon. Abay matagal-tagal na rin tayong hindi nakakapag-picnic, ano? Wow, totoo, Nay? Oo naman. Tay, ano, payag ka? Tanong pa ni Alicia. Aba, oo naman. Masarap din maligo sa ilog ngayon at napakainit ng panahon. Nay, magdala tayo ng isdang iihawin.
Oo, bukas bumili kayo ni Dalila sa palengke ng isda, ha? Agahan niyo para makakuha kayo ng mga preskong isda. Opo, Nay. At dito na nga nagtatapos ang ating kabanata. Ano kayang mangyayari sa kanila sa ilog? Paramdaman na kaya ni Danilo ang matagal nang inaasam na pagmamahal ng isang buong pamilya? Magiging maayos sa kanyang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga kinakapatid? Abangan sa susunod na kabanata. Danilo, ano pang ginagawa mo dyan? Halika na't kakain na tayo. Masamang pinaghahantay ang pagkain sa hapag. Nagalak naman ang puso ni Danilo at agad na napawi ang lungkot nito at masiglang tumayo at pumunta sa kanilang hapag. Kahit sa simpleng pagtawag pa lang ng kanyang pangalan, ay kakaiba ang tuwang dala nito sa kanyang puso't isipan. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, mga kwento ni Ate Jane, istory mo, ikwento ko, huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.